Hello Aries, welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay patungo sa situation, solution at outcome ng relationship mo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1-week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang, hindi po magre-resonate sa lahat, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. At saka guys, pasensya po kasi hindi po lahat ng energy nyo ay makukuha ko. Sana po maintindihan nyo. Thank you. Angels and guides, please guide us. Ano ang sitwasyon ng mga Aries? Isang card na lang. Ayan. Okay, nakatatlong card na tayo. Ang mga cards mo ay The Empress upright, Five of Pentacles upright, at Ace of Pentacles in reverse. Ipinapakita ng mga cards na ito na ang ilan sa inyo, ang person mo, ay nawawala ng oras sa'yo or feeling mo malamig siya sa'yo. Pero sa totoo lang, itong person na ito ay nagiging busy sa pang-financial. Kung gusto mong may oras itong person mo sa iyo, magtulungan kayong dalawa para magkakaroon siya ng oras para sa'yo. Magtulungan ba na magtrabaho? Ang advice ng mga cards ay bigyan mo ng space itong person mo. Mas maigi na itanong mo sa kanya kung anong oras siya pwede. Pero ang warning ng mga cards, kung ang ilan sa inyo, ang person mo, ay hindi kanya talaga binibigyan ng oras, gagawin niya ito hanggang future. Kaya mas maigi na makakausap mo yung person mo para alam mo kung ano yung sitwasyon ng relationship nyo. At saka, ang ilan sa inyo ipinapakita na kahit na marami kayong pinagdaraanan ng person mo financially, pinagtutulungan yung dalawa na masolve ang problema pagdating sa money at work. Kasi itong combination ng mga cards mo ay positive. Kaya lang pagdating sa financial, dun lang kayo nahihirapan ng person mo. At saka sa mga single, hindi mo kailangan mag-worry kasi hindi habang buhay single ka. Maliban na lang kung hindi ka naghahanap ng relationship. Pero syempre, kahit na nagkakaroon ng problema sa financial, itong mga cards na to nagsasabi na mareresolbahan mo rin yung pagkakaroon ng problema sa pera. Kasi ang ilan sa inyo talagang nag-extra effort ka para magkaroon ng mas malaking kita. At saka karamihan ng Aries ngayon, mas nagfo-focus sa financial. Kaya aanihin mo to in the future. Ang ilan sa inyo ay masyado kang nafo-focus sa future kung magkakaroon ba kayo ng long term. Pero ang advice ng mga cards, yung ngayon ang mas pagtuunan ng pansin. At saka pagdating sa career, huwag kang masyado maging emosyonal at huwag mong maliitin o questionin yung abilidad mo. Kailangan ng focus at hard work para magkakaroon ng katuparan ang mga pangarap mo. At saka kung tingin mo, hindi nagiging maganda yung kondisyon mo sa work, masyado kang nagfo-focus sa mga negatibo. Ang ibig sabihin ng mga cards, yung problema mo ay pinoproblema rin ng iba. Hindi lang pala ng iba, ng karamihan. At saka ang ilan sa inyo ipinapakita na marami kang nailabas na pera. Maybe ang ilan sa inyo inutang nyo pa, pero may ibabalik mo rin sa kondisyon ng buhay mo, paunti-unti. Ang ilan sa inyo nadedelay yung kasal dahil sa financial. May mga plano na, pero sa ngayon nag-iipon pa kayo ng person mo. Pero ang advice ng mga cards ay hindi nyo kailangan ibase sa financial status ang relationship nyo ng person mo. Kasi mas meron pang importante na dapat pagkakagastusan. Doon nyo ilaan yung ipon nyo. Suggestion lang naman yan ng mga cards. Kung gusto nyo ng bonggang kasal, nasa sa inyo yan guys. Ito naman yung mga cards para sa solution. Queen of Wands upright, Knight of Pentacles upright, Eight of Swords upright. Kanina hindi ko nabanggit pero nakadalawang card ka na ang ibig sabihin may person na maraming nasasabi o may nasasabi patungkol sa pamumuhay nyo.
At saka may person din na ipinapakita na parang siya yung may control or parang main or leader sa relationship. Pero itong person na ito, ipinapakita na gusto niya, mapagsisilbihan niya yung lahat, yung maging fair siya sa anumang desisyon na gagawin niya. At saka ipinapakita ulit na yung person mo, hindi siya nakafocus ngayon sa relationship niyo. Hindi niya naman ito sinasadya, pero kailangan niya lang talagang gawin. Ang ilan sa inyo, ang person mo, bukod sa focus siya sa work, nagfo-focus din siya sa mga kasamahan niya sa trabaho. Yung bang pakikisama? At yung kawalan ng oras ng person mo, ito yung magiging dahilan para magkaroon ka ng kalungkutan. At saka ang ilan sa inyo, maybe ikaw ito or yung person mo na nag-i-increase yung responsibilidad. At saka ipinapakita rin sa mga cards na ang ilan sa inyo, ang person mo, kaya siya nagsusumikap para yung relationship niyo ay magkaroon ng long term. Yung mapupunan niya yung mga pangangailangan mo at ng pamilya. Ang ipinapakitang solution sa sitwasyon niyo ay patience. Ipinapakita rito na magiging mabagal ang pag-usad ng relationship niyo. Pero kung ikaw yung person na gusto mo, lahat ng atensyon ay nasa iyo, ibig sabihin, itong person na ito ay hindi nakalaan para sa iyo. Nasa relationship ka man or single. At saka ipinapakita rin na ang ilan sa inyo, yung atensyon ng person mo hindi lang sa iyo nahati. Maybe itong person mo, may iba pa siyang naging anak sa una or family sa nakaraan. Kaya kailangan ng pagtsatsaga, pasensya at communication sa person para walang magiging misunderstanding. At saka guys, ipinapakita rin sa totoo lang pangatlong card na to na may person na siya yung nagko-control or nagmamanipula sa person niya. Pwedeng ikaw ito o yung person mo. At saka ang advice ng mga cards sa pagpaplano or decision, kailangan makausap mo muna yung person mo para magiging tama yung decision mo. At saka sa mga single, kailangan resolbahan mo muna yung mga naging problema mo sa past kasi hindi makakatulong yung bagong person para maging buo ka ulit. Ang ilan sa inyo pagdating sa health, meron ng gamot na pang-maintenance. Ang ilan naman, yung pagiging negatibo ang mas lalong nagpapalala sa sakit. Ito naman yung outcome, 4 of Swords upright, 7 of Wands upright, at 7 of Cups upright. Itong mga cards mo ang nagsasabi sa'yo na kung ano yung nangyari sa'yo sa past at saka present ay makahulugan na kailangan mong malaman at matutunan. At saka guys, ang ilan sa inyo, kung napapansin mo, nabibigyan ka na ng sign na yung person mo, siya yung the one, siya yung true love mo. Kasi ang ilan dyan sa mapapansin mo, yung relationship niyo ba, kahit na maraming problema na pinagdaraanan, pahinga lang kayo, okay na ulit, yung bang may impact at saka may spiritual level. Yung mga nangyayari sa'yo ngayon sa career at business ay makahulugan. Kaya kailangan unawain mo yung mga signal na ibinibigay sa'yo or sign ng spirit guide mo. Para maging tama yung daan mo patungo sa success. Ang advice ng mga cards ay kailangan magpahinga kahit gano'n ka man kabisi or marami kang iniisip. Kasi guys, itong cards mo ay warning sign ng illness or sakit. Kaya kailangan magkaroon ng time para makaidlip or makatulog man lang para mapahinga ang katawan. At saka marami pang challenges na mangyayari sa'yo sa outcome na kailangan mong harapin. Pero syempre, sa mga sitwasyon na kakaharapin mo, hindi naman pwedeng walang solusyon. Meron kang magiging choices. At kapag dumating yung mga pagkakataon sa'yo, kailangan piliin mo yung matagal mo nang pinapangarap para magkatotoo ito. Pero syempre, para magkaroon ng katuparan ang mga pangarap mo, kailangan pa rin ng effort.
At pagdating naman sa love life, kung single ka or nasa relationship, syempre, meron pa rin ups and downs at hadlang na darating. Kaya ang advice ng mga cards ay kailangan ng patience at effort para magkakaroon ng relationship or mag-work ang relationship. Ang bottom of the deck naman ay 8 of Wands in reverse. Itong card na ito ang nagsasabi na control your emotions kasi magkakaroon ng delay sa anumang aspeto ng buhay mo. Lalo na kung gusto mo ng mabilis ang pagbabago o resulta na gusto mong mangyari sa mga goal or plan sa buhay mo. Pero guys, delay lang naman. Hindi naman ibig sabihin hindi na mangyayari. Pero kung hindi man ito nangyari sa iyo, kasi general reading ito, ibig lang nun sabihin, anumang sitwasyon ang kinakaharap mo, mas may magandang plano pa si God para sa iyo. At saka sa mga single, ipinapakita ng mga cards na merong magandang pagkakataon para sa iyo. At very positive ito. Kaya hindi mo kailangan ipilit kung ano man yung sitwasyon na gusto mong mangyari pagdating sa relationship. Better time will come, kaya rest lang muna. At saka ang ilan sa inyo na single na naghahanap ng relationship, ipaglaban mo yung person na nagugustuhan mo kahit marami kang karibal. At sa mga nasa relationship, ano man yung naiisip mo o nararamdaman, kailangan sabihin mo sa person mo. Kasi ang ilan sa inyo, nagiging komplikado yung relationship niyo kasi may person na nakikialam. Nakadalawang card ka na sinasabing sabihin mo sa person mo yung nararamdaman mo. Kasi ito yung magiging way para mag-improve ang relationship niyo ng person mo, yung honest and open communication. Siya nga po pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang advice ng Mystical Cards sa iyo. Gorilla, peace. To seek or negotiate for peace is a position of strength, not weakness. Choose peace rather than war. Strong leaders lead by example. The greatest kind of strength involves restraint. Don't judge a book by its cover. Owl, wisdom. Open your eyes and see what is really there. Look for the whole truth, as you may only be seeing a part of the whole. Through experience, we can gain the wisdom to not make the same mistake again. Develop your learning and intelligence, as education is never wasted. Negotiation is better than attack. Horse, freedom. To be truly free, we must learn through independence. Trust yourself, as listening to people who may have other agendas is not the way to make good, clear decisions. Individuation from our parents is a natural process, although it is often fraught with difficulty on both sides. Your true power resides in your ability to always know you have a choice and it is yours to make. Alamin naman natin ang angel number mo. 436, it is reminding you to be brave enough to deal with your problems, resolve your disputes, and have a happy life. 000, a message of love from above, delivered by the angels or your spirit guide. 888, one door closes, then five more open. That's how the universe works. Type yes to receive.